Dante, ano ang magiging sistema nitong kapalit na town hall debate? Ella, batay nga sa abiso ng Commission on Elections o Comelec sa halip na ito ay town hall debates at hindi na nga yan matutuloy. Sa ngayon, ang i-adopt ng Comelec ay itong single candidate o team panel interview forum na ito ay pangungunahan naman ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP at tatawagin na itong Comelec KBP Pilipinas Forum 2022. Paliwanag pa ni Commissioner George Irwin Garcia, pwede na sabay magpa-interview ang magka-tandem na presidential at vice presidential candidates. Maaari rin anya na virtual o face-to-face ang interview at bibigyan ang lahat ng kandidato o team ng isang oras na pre-recorded panel interview. Ang bubuo ng panel ay ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP na bago na ngayong partner ng Comelec. Samantala, ipapalabas ang pre-recorded interview mula May 2 hanggang May 6, 2022. O ito ay tatlong araw na lamang bago ang nakatakdang halalan. Dagdag pa ni Garcia, ngayong araw ay ibibigay nila ang mga abiso sa mga kandidato hinggil dito sa bagong guidelines. At bukas naman Ella, ay nakatakdang ilalabas ng Comelec ang buong guidelines ng isasagawa ang Comelec KBP Pilipinas Forum 2022. Ella, matatandaan nga nating hindi na matutuloy itong supposed to be na town hall debates. Ito na yung last series ng debate na inorganisa ng Commission on Elections. Ito sana ay noong nakaraang Sabado at Linggo at na-reschedule nga ng April 30 hanggang May 1. Pero hindi na yan matutuloy at bago ng format ngayon ang i-adapt ng Comelec, katuwang ang KBP. At dahil nga yan, Ella, sa isyo ng tumalbog na umano na cheque na inisyo nitong partner ng Comelec na Impact Hub Manila dyan sa Sofitel na nagkakahalaga ng mahigit 14 na milyon. Kaya ngayon nagkaroon ng isyo kaya hindi na matutuloy itong town hall debates. Yan ang ating balita mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Dante, makakaasa ba tayo na lahat ng mga kandidato sa pagkapangulo at vice president ay dadalo dito sa debate na ito? Ella, batay doon sa ating mga narinig na rin nyo, may mga iba na kasi mga kandidato na nagpahayag na mukhang negative na raw, Ella. Dahil nga considering malapit na talaga ang panahon ng halalan at ang kanilang magiging focus ay pangangampanya na sa field sa halip na dumalo dito sa magiging debate o magiging forum. Pero ang panawagan pa rin ng Commission on Elections na sana lahat ng ating mga kandidato, partikular na ang sa pagkapangulo at pangalawang pangulo, ay dumalo pa rin dito sa kanilang isasagawang forum o interview. Ella. Dante, magkakaroon pa rin ito ng moderator, tama ba? Ella, wala pa tayong noong kabuuang guidelines, no, ba? Ayon pa nga kay Commissioner Garcia, bukas ay ilalabas nila ito. Pero ang sinasabi ni Commissioner Garcia, bahala na raw ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas na magkakaroon kasi ito ng isang panel na mag-i-interview doon sa ating mga kandidato, Ella. Yun yung initial na information na kanilang ibinigay sa atin. Ella. Alright. Maraming salamat, Dante Amento, live na nag-uulat mula sa Intramuros, Manila.